Ano ba ang ugali ng mga Saudi Arabia? Tignan natin. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. And para sa araw na to guys, is gagawa ako guys ng mga kapakinabang pag pumunta kayo dito sa Saudi Arabia, kung ano ba yung mga kultura ng Arabo, Arabiana, ano ba yung mga dapat gawin pag nandito, ano ba yung mga hindi dapat gawin. Tignan natin guys kung ano guys ang mga bawal at pwedeng gawin dito. Tara, samahan nyo ako. Ano ang kultura ng mga Arabo at Arabiana? Paniniwala sa Islam. Islam, paniniwala sa pagsunod kay Allah. Paniniwala sa iisang Diyos na si Allah. Paniniwala sa mga anghel ng Diyos. Paniniwala sa Holy Quran. Paniniwala sa life after death. Panalangin at pagsamba. Yan ang mga kultura ng Arabo at Arabiana. Sa loob ng 5 beses sa isang araw, nagpapasting sila tuwing Ramadan. So ito naman guys is yung mga dapat gawin sa Middle East. Ano ba? Ito guys yung dapat gawin sa Middle East pag nandito kayo, kung kayo ba ay magtutur o magtatrabaho dito sa Middle East, ito yung mga dapat gawin. Obserbahan ng mga kaugalian ng Arabo at subukan gayahin o intindihin ito. So ayan guys, pag nandito kayo, kailangan intindihin yung mga ugali nila kasi tayo ay pumunta lamang dito para magtrabaho o mag-tourist. So tayo ang pumunta dito, tayo ang mag-adjust ng kanilang ugali. Pangalawa, uminom lamang ng hanggat 2 tasang kape pag inaalok. So yan. So pwede naman siguro dagdagan, pero wag naman yung sugapa na pag inaalok ka, kain ka ng kain. So unawain natin guys lagi na ang babae at lalaki is nakahiwalay. Lagi yan. Automatic yan guys. Pag nandito ka sa Saudi, hiwalay ang babae, ang lalaki. Pag kumakain or kahit na saan, nakahiwalay talaga sila kahit sa pagsamba. Pumasok tayo sa mga holy place nila, tanggalin natin sapatos nila. Sapatos natin, tanggalin natin pag pumasok tayo doon sa kanila kasi be respect naman. So kayo sa Middle East, laging gamitin natin ang ating kanang kamay. So sa kanila bawal yung kaliwang kamay. Makipagtawaran sa negosasyon dito sa Saudi kasi guys, ang Saudi is gusto din nila na ganun guys, hindi ko sure. Basta pag mayroon kayong mga negotiate, pwede kang makipagtawaran sa kanila lalo na sa bintahan, pwede kang makipagtawaran sa kanila. Hindi yung basta-basta ka lang bibili kasi ganun sila guys, makikipagtawaran. Guys, pag nandito kayo guys, dapat alamin din natin yung lingwahe din nila. Lalo na kung nagtatrabaho tayo OFW. Mas maganda guys, mag-aral na tayo. Mga hindi dapat gawin sa Middle East. Huwag nating aabusuhin guys ang mga employer. Lalo na guys, yung mga domestic helper natin. Kung mababait yung mga amo natin, huwag nating aabusuhin. Para na sa ganun guys, mag-o-atendiwala nila. At ganun din sa lahat guys ng mga OFW. Huwag nating abusuhin ang ating mga employer. Mama guys, sa mga hindi kakilala, kung ikaw ay nandito, lalo na hindi mo kakilala, huwag kang sasama. Huwag kang umiti sa mga kalalakihan. Kasi iba guys ang interpretasyon ng mga kalalakihan kapag babae guys is dumitingin ka sa lalaking umingiti ka. Ibang interpretasyon ba yun? Ganun. Guys, huwag kang magtilibabad. Mga maka guys, huwag kayong magtitilibabad kung kayo ay domestic helper o kahit naman saan na mga establishment. Huwag kayong magtitilibabad o magtitelepono. Sumagot ng maayos, lalo na sa mga employer. Middle East ka, huwag kang gagawa ng immoralidad. Guys, huwag kayong gagamit ng droga or mga pornografiya. Bawal. Middle East, huwag kang makikipagtalo ng politika o ng relihiyon. Huwag na huwag kang makikipagtalo. So, nandito tayo magtrabaho, trabaho lang. Huwag tayo makikipagtalo. Tikin ang likod ng iba guys, yung mga Arabo, mga Arabiana, delikado. So, huwag natin tatapikin yung likod nila. So, siguro isa yun sa mga parang bawal sa kanila, tradisyon. So guys, huwag kang makikipagtitigan sa babae o lalaki. Lalo na kung wala naman kayong kaugnayan, huwag kayong magtitigan kasi ibang ang interpretasyon yun dito. Huwag kang tumingin sa mga nagdarasal. Parang bawal. Parang hindi ko alam kung Huwag kang titingin sa nagdarasal. Hayaan mo lang sila, pabayaan mo lang hanggang matapos ang kanila. Pag naman na prayer time, huwag kayong pupunta sa mga bahay nila, huwag nyo silang isturbuhin. Mas maganda na hayaan mo sila
matapos mag-prayer, magdasal. Guys, huwag kang papasok sa loob, guys, ng mosque kung hindi ka Muslim. Kasi hindi ka nga Muslim, papasok ka, di ba? So, huwag kang papasok. Huwag mong apakan ng prayer rug nila. No. Guys, huwag kang papasok sa Mecca o Medina kung hindi ka naman Muslim. Yan ang bawal din, guys. Kailangan na Muslim ka. Mga babae dito, wag na mong hawakan yung belo nila. Huwag mong papatanggalin sa kanila. Delikado yun. Kung bibiruin yung mga Arabiana, delikado din. Lalo na pag mga local, mga native local. Huwag mong bibiruin. Huwag kang gagamit ng hintuturo. Pagtatawag ka ng mga Arab, Saudi, mga Saudian, huwag kang gagamit ng hintuturo. So, nudo yun sa kanila. Huwag kang makipagbasag ulo dito, guys. Kapag mga kalaban mo is mga Arabo din, huwag kang makipag-away. Mas maganda nang ikaw na mag-adjust. Hayaan mo na lang sila kung ano yung mga, ano, laging pasensyoso. Hayaan mo sila kung ano ba yung ano nila. Mas delikado kasi kapag nakipaglaban ka. Ikaw pa mapapasama. Siyempre, ikaw lang ang pumunta dito. Huwag kang mag-ingay kung may nagdarasal. Nagdarasal nga na maingay ka, di ba? So, bawal. Pag Ramadan, guys, respetuhin natin. Yan ay ang month ng Ramadan. So, wag respetuhin natin yung kanilang tradisyon nila. Huwag natin bastusin. Guys, kapag Ramadan pala dito, guys, huwag kayong maninigarilyo o kakain sa harapan nila. Bawal. Bawal na bawal kumain, guys. Manigarilyo o uminom ng tubig sa harapan nila, lalo na kapag month of Ramadan. Bawal din magsugal. No din yon, bawal din magsugal. Bawal dito, guys, yung mga pagkain, guys, na mga magdala ng pagkain, lalo na pag mga pork. Yung mga posibleng problema lagi ng mga OFW, lalo na yung mga domestic helper natin, na guys, na mga manggagawa natin, is proud ako dyan sa inyo. Ito, guys, yung mga posibleng mga problema. Culture shocks, culture, kailangan maging ready ka na dito, doon. So, language problem. Yan, guys. Dapat, guys, pag pumunta ka dito, lalo na kapag ikaw ay magtatrabaho, dapat, guys, kahit papaano is may alam ka ng konti. Diba? Para nang sa ganun, makipag-usap ka sa employer kasi may mga ibang employer na hindi nag-i-English. So, ikaw ang mag-a-adjust, guys. So, meron din mga abusive employer, diba? Yan, delikado yan. So, kailangan, guys, i-report din natin yan, guys, sa mga ikinauukulan sa embahada o sa polo, guys, para makatulong. Homesick. Yan, guys, yung problema din ng mga OFW natin, homesick. So, kailangan, guys, aliwin natin yung sarili natin, gawa natin ng paraan na alam naman natin na napakalain sa Pinas. So, kailangan, guys, gumawa tayo ng mga kapakipakinabang. Tapos, i-relax lang natin sarili natin, positive lang lagi at good vibes. And, guys, sana makatulong kahit paano ng konti yung vlog na to, guys, yung about dito sa culture ng sa mga kultura dito, guys, na hindi ko nasabi kahit paano, guys, is makatulong ito sa inyo. Kahit konti lang naman is makatulong sa inyo. Ayan, guys, maraming salamat sa mga subscriber natin. Is 149 na tayo, guys. Maraming salamat, guys. So, ayan, guys, sana nakatulong ang vlog na to sa mga pupunta dito sa Saudi Arabia o magtutur ka man o magtatrabaho. Yan, guys, sana makatulong ito sa inyo. Maraming salamat sa panonood. See you in next vlog.